Nagkalat na naman. Nagkalat na naman po ang, actually, yung dating tawag dito is letter notice. So, tutulungan ko kayo na maayos yung problema nyo tungkol dito. So, kung ikukumpara nyo yung inyong letter dito sa letter na to, eh malaking tulong to sa inyo. Ang tawag kasi dito sa ginagawa ng BIR, binabaon ka sa estoppel tactics. Napakabisa ng estoppel tactics. Sa totoo lang, ginagamit ko rin yan laban sa mga masasama na BIR officials. At ginagamit ko rin yan doon sa malapit ng maging masamang BIR officials. Ginagamit ko rin yan sa mga barangay officials, sa mga LGUs, at kahit saan man government officials ka, ginagamit itong estoppel tactics. Napakabisa na nitong estoppel tactics kasi mabilis po at effective ang nangyayari pong sagutan o exchange of pleasantries between the public and the public servants. Ayan. Yun po yung mga government agencies at saka mga government agents pag sinabi natin public servants. So, ang topic ho natin ngayon ay tungkol ho sa tinatawag na deficiency notices. Nagkalat po yan. O kung mapapansin po ninyo, eh, kare-release lang ho yan noong February 10, 2023. At pag-aralan ho natin yung laman yan. Pero ano ba history nito? Ano history nito? Nagsimula ho yan sa mga gasoline stations noong araw. Ang daming nahuling gasoline station panahon ni former CIR Liwayway Binson Chato. Nagamit ito, 2003 ata. So mga 20 years ago na. Daming nga nahuli na gasoline station undeclared ng sales. Kawawa naman itong mga gasoline stations ito noong araw. Maraming nagsara. Maraming naglagay. Sana naman, eh, hindi na mauso ngayon yung paglalagay. So, pag-aralan natin kung ano laman nito at ano magiging epekto nito. Of course, ang objective natin, ito yung mga nare-receive natin. Ito, 2022. Diba? So, ang ano ho niyan, tingnan nyo itsura. Sales, local purchases, agent taxpayer reconciliation, ano nakasulat dito, agent taxpayer reconciliation. Tingnan nyo yan, madadownload nyo naman yung RMO, ito po, yung RMO 13-2012. Ano nakasulat, agent reconciliation, sige Minares, gumamit din yan. So, meron na hong nailatag tayo na panglaban. Kasi this is, isipin mo na lang na naglalaro ka ng chess. Okay, sa paglalaro ng chess, basketball, volleyball, okay, tennis. So, kung ano mang sports ang nilalaro ninyo, laging may kasamang strategy yan, tsaka surprises. So, ang surprises dito is, ina-expect ng BIR, number one, ignorante ka. Number two, ina-expect nila na natatakot ka. Pag kinombine mo yung dalawang emotions na yon, hindi na nag-iisip yung tao kasi puro emotion. Okay? Ignorante. Sa utak pala yung ignorante, hindi pala emotion yun. Sa utak yung ignorante, tapos kinombine mo ng emotions, ang mangyayari yan, estoppel. Kasi ang gawi ng tao, yung natural behavior is to run para tayong mga prey o pagkain ng ibang kahayupan. Okay? So, kung yung cheetah, pagkain niya, sabihin na natin yung eagle, ang pagkain niya, mga rabbits. Diba? So, pag dumarating na yung eagle, tumatakbo yung rabbit. Hindi nilalabanan yung eagle. So, walang mangyayari. Pagkain talaga siya kasi hindi siya lumalaban. Pero tayo, tao eh. Diba?
hindi lang tayo tao. Tayo'y Pilipino. Hindi lang tayo Pilipino. Tayo ay taxpayer. Mayroon tayong mga karapatan na dapat nating ipaglaban. So kung willing kang ipaglaban ng karapatan mo, dapat kang manood nito para alam mo paano ipaglaban ng tama at napapanahon. Timeliness. Correctness. Ayan. So meron tayo ritong gagawin. I-analyze natin ito. Pag-usapan natin yung bagong-bagong dating. May init-init na parang hotcake. So sinasabi lang dito mga ka-taxpayer ko, okay, sabi nga nun, meron kaming computer matching na ginawa. Ayun, conducted eh. At dahil dito, napag-alaman namin ng December 2020, hindi balanse yung nireport mo at nireport ng iyong mga suppliers or nireport ng iyong customers or client. Okay. So, ang nangyari, may third-party information. Eh sir, bakit may third-party information? Kasi yung first party, yun yung BIR. Yung second party, yun yung taxpayer. Ikaw to. So, yun, ginagamit ng BIR yung TPI para pabaksakin ikaw. Tandaan mo yun. Ngayon, kinausap ako ni Tony. Sir, nakatanggap yung aking kliyente ng ganyan. O, di, Tony, ganito lang. Gagawa ka ng one-page letter response. Okay, sir, gagawin ko. Ano laman? So, sinabi ko yung laman. After 2 days, bumalik. Sir! Tama ang BIR. Okay. So, anong gagawin mo? Eh, magsasubmit kami ng sangkatutak na ebidensya. Sir, sabi ko, Tony, hindi sigurado ang BIR na sila ay tama. Kasi kung mapapansin mo rito, pinapupunta ka daw, magdala ka ng ebidensya. Ayan eh, oh. O, a poor taxpayer, magdala ka ng ebidensya. Ibig sabihin nun, walang ebidensya ang BIR kung tama o mali yung computerized system nila. Tandaan mo, ikaw na nakikinig sa akin, evidence, tandaan yan, kahit saan kayo pumuntang korte, is king. Okay. Between BIR at taxpayer, ang king is taxpayer. Bakit king ang taxpayer? Kasi hawak niya yung ebidensya. Sabi ni Tony, sir, sasagbit ko. Sampaling kita, Tony. Walang ebidensya yung kalaban mo. So, bibigyan mo siya ng ebidensya. So, sino na ngayon yung king? Ikaw na taxpayer? O yung BIR na ang king? Because nasa kanya na yung ebidensya. Sino man ang may hawak ng ebidensya is king. Para tayo naglalaro ng chess eh. Bakit mo ibibigay yung ebidensya mo? Eh, sir, anong gagawin ko sa ebidensya mo? Eh, gamitin mong pan-defense. Hindi ang laban ng chess, dalawang klase yung idedepensa mo muna yung iyong fortress o at saka atakihin mo yung kalaban. So the best way for an offense is defense muna. Naintindihan niyo ako? Depensahan mo muna yung sarili mo bago mo buksan lahat ng pinto, papasukin mo lahat ng kalaban mo. Machiavelli. Principle. Tsak! O di talo ka pag pinapasok mo lahat yung kalaban mo. May answer tayo dito. Okay? So, kung sino man ang may gusto nung template natin pang answer dito, it's only 5,000 pesos. Okay, plus VAT or percentage tax plus EWT. Oh, yan lang babayaran nyo. Ah, ako na sasagot, sir. Yung template, gagawin nyo na lang na in accordance dun sa inyong gusto. Panlasa, siyempre, iba-iba naman panlasa natin. Pero gagawa ko kayong template. 5,000 pesos lang. Eh, sino kukontakin ko dito, sir? Plus, plus. Okay, sino kukontakin ko dyan? Napakasimple. Kontakin nyo si Gia. Ito number ni Gia.
0917-307-1316. Giya. Sabihin mo, bibili ka ng template para sa LN template. Okay. Padadala sa'yo ni Giya, pero bayaran mo si Giya. Ngayon, dito mga ka-taxpayer, kung minamahal, pwede na ho kayong mag-franchise, ha? Okay, sa para ho magkaroon kayo ng pera, 40,000 ho kikitain nyo kada kliyente. Meron pa kayong manual for franchisee para sa LOA hanggang SDT. So, sir, ano mangyayari? Eh, sinabi na nga sa iyo kung anong mangyayari. Oh. I-re-recommend daw nila yung pag-issue ng LOA. Tingin mo kaya, pag binigay mo yung ebidensya sa kanila, eto na ebidensya, nanginginig ako, natatakot ako sa iyo. Binigay mo ebidensya sa kanila sa BIR. Tingin mo kaya, uupo sila, bibigyan ka ng FAMAS Award. Eto trophy! Best actor ke! Eto trophy! Best actress ke! Ganun kaya mangyayari? At ito pa ang cash prize. Ganun kaya ang mangyayari? Hindi! I-issuehan ka ng letter of authority at ang potential nito because 89% 89% ang iyong under declaration candidate ka na sa tax evasion. Okay? Ang objective natin pag naka-receive ka nito, unang-una maalis ka sa listahan ng tax evasion. Kasi pag naalis ka sa listahan ng tax evasion, hindi ka na pwedeng ikulong kasi wala ka namang tax evasion intent. Second, ma-reduce natin yung taxes mo. Yun yung ating objectives. So, ang epekto niyan, magkakaroon ka ng peace of mind. Masisave mo ang natitira mong mga properties, mga assets. Ang sagot lang dyan is template. So, ang conclusion natin, wag na wag kang matatakot at wag kang mag-lifestyle. I-lifestyle check mo yung sarili mo. Ignorante ba ako? Pag ang answer mo is yes, kumuha ka na ng isang tax professional. Kahit hindi na po ako, sir. Kahit na hindi na po ako. Kahit hindi na kayo bumili ng template. Kahit na wala na kayong ibigay na pabor sa aking mga empleyado. Okay lang yan. I-click nyo lang yung like. Masaya na rin ako doon. At tawag nito, nakapag-impart ako sa iyo ng knowledge. Okay? So, parehas lang ho yan. Katulad din itong isa na pinadala rin sa atin. Imagine mo, 85%. At 862, puro tax evasion na to eh. So, kung gusto ho ninyong mabasa yung tungkol sa LN, paki-download lang ho nyo yan. At kung meron ho kayong sobrang pera, pwede ho kayong mag-franchise sa akin para partner tayo. Proteksyonan ko yung business nyo, magnegosyo tayo. Kung restaurant po kayo, pwede pang tumawag kayo sa akin at magkaroon ho tayo ng partnership. Kung magkakasundo ho tayo, poproteksyonan namin ho kayo sa mga tax mapping activity ng BIR provided mag-enter tayo into agreement. No cash agreement. Okay? No cash outlay sa ating dalawa. Protection na namin kayo sa tax mapping. Tawagan nyo lang po pagdating diyan sa protection sa tax mapping. Tawagan nyo lang po ang 0928-518-5999. Hanapin nyo si Emelio. Okay, tax mapping ho pinag-uusapan. So with that mga ka-taxpayer kong mahal, pag nakatanggap kayo ng ganito, dapat kayong sumagot. At ang sagot, safe, effective, efficient. Safe, effective, efficient. Pag hindi nyo ho kaya yon, please, bilhin nyo na lang yung template, 5,000 pesos, million-million po ang masisave na taxes sa inyo. At ako po ay nagsasabi sa inyo, natuturuan ko kayo paano ho maiwasan ang million-million deficiency tax at maiwasan din ho yung tax evasion charges. With that, masayang buhay sa iyo, kaibigang taxpayer. Peace and happiness be with you for life. Ang susunod kong video,
tungkol ho sa subpina 12